pescadong tilapia. Mga sangkap. At kung makikita nyo guys, hinugasan ko na siya and then nilagyan ko siya ng salt and then chili powder. Pero depende pa rin sa inyo kung lalagyan nyo ng chili powder. At ngayon guys, nagpainit lang ako ng mantika para ilagay lang yung balat ng garlic, onion at spring onion. Isa rin kasi itong nakakapagbigay ng lasa sa ipapray natin. At sa puntong to, ahunin na natin. Ito guys yung isa sa paraan na pwede nyong gawin. Pabang kayo nagpa-fry ng isda o ano man po para mas lumasa yung piprituhin nyo. At ngayon, ipa-fry na natin ng tilapia. At kung napapansin nyo, pag medyo light brown na siya, pwede na siyang ibaligtad. At ganun din po, sa ibabaw, pag nag-light brown na siya, pwede na natin siyang ahunin. Ngayong fry na, ahunin na natin. At sa puntong ito guys, magpainit lang tayo ng mantika. Ngayon, ilagay na natin ang minced garlic. Medyo tustahin lang natin siya. At ngayong tusta na, ilagay na natin ang onion. At isunod na natin ang tomatoes. Guys, mas maganda yung tomato na bibili nyo ay yung hilog na hilog na. At mag-add lang ako guys ng green na sili. At lalagay din natin ang spring onion. Ito guys, depende sa inyo, optional kung gusto nyo lagyan ng spring onion o sili. Nilagyan ko lang talaga siya para medyo maganda yung texture niya. At ilagay na rin natin ang tubig. Sa mga sandaling ito guys, hintayin lang natin siyang kumulo. At ngayong kumukulo na, ilagay na natin yung patis. At lagyan din natin ng black pepper.
At ngayon, pwede na nating ilagay ang fried tilapia. Baliktarin naman natin ang sitwasyon. Ako sa ilalim, ikaw sa ibabaw. At ngayon guys, maglalagay na ako ng itlog. At ngayon guys, huwag nyo muna siyang haluin. Hintayin muna natin siyang maluto. At ito na ang finished product ng Shashadong Tilapia. Please huwag niyo kakalimutan i-subscribe ang aking channel and click the notification bell para updated kayo lagi sa aking video. Maraming salamat po.